Si Sara Tambalustay, bastos talaga ito at arrogante. Kasi nung una, dumalo po ito sa budget hearing ng OBP. Nag-iisa lang siya. At wala po siyang ginawa doon kung hindi sabihin ng mga katagang pinoforgo niya ang opportunity na i-defend ang budget sa pamamagitan po ng question and answer. Ilang oras pong nakasalang sa House of Representatives budget hearing para po sa OBP. Wala po siyang sinambit kung hindi ganun lamang. Nare-schedule po yung sumunod na budget hearing at dito naman po, boycott ang ginawa po ng OBP sa pangunguna nitong si Sara Duterte. Pero kahit anong ginawa ng mga kapanalig niya na sikapin na maipasa ang budget na yon, ang dami pong tumutol, tatlo lamang yung mga pabor para po ipasa na ang budget na proposal ng OBP. Pero yung 45 na mga kongresista ay tumutol at dapat ipagpatuloy ang mga katanungan sa budget hearing. Kaya kinalaunan, nag-decide po ang committee na tapyasan po ng mahigit sa 1.2 billion pesos ang panukalang pondo ng OBP para po sa taong 2025. Yan po ba ay makatuwiran? I believe so. Ano? Kasi ito lamang ang natatanging vice presidente ng Pilipinas na ang daming mga pakulo para hindi ko mawari kung yan ba ay tumulong sa tao o para isulong ang kanilang interes at makilala ng tao. Marahil para sa kanilang magiging kandidatura sa hinaharap. Pero nararapat lamang na ang pondo po ng bayan ay binubusisi. Uulitin lamang po natin katulad ng sinambit ni Mike Abe. Kapag ka pondo po ng bayan ang pinag-uusapan, wala pong pamumulitika dito. And ito pong si Sara Tambalustay, ayaw pong matanong nito kapag ka pondo ang pinag-uusapan. Di natin mawari bakit ganun. Natatanging siya lamang ang vice-presidente ng Pilipinas na ayaw sumagot sa mga katanungan. Na ayaw ipaliwanag kung paano ginasta ang pondong ipinagkatiwala sa kanila ng bayan. Kaya dito po sa re-reactionan po nating interview ni Kabayan Noli De Castro ay ang pagtatanggol po ng kongresista na si Estela Quimbo, kaugnay po ng pagtapyas ng 1.29 billion pesos mula po sa proposed budget ng opisina ni Sara Tambalustay. Pakinggan po natin ang mga katanungan dito ni Noli De Castro, ang dating vice presidente din, na wala namang ganyang mga kung ano-anong eksena sa OBP noong mga panahon niya. At saka ito pong kasagutan ni chairperson ng budget hearing na yon na ating pong pinag-uusapan. Walang iba kung hindi si Congresswoman Estela Quimbo. Marami tayo pa-follow up kay Congresswoman Estela Luz Quimbo. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga po. Salamat po. Good morning, Kabayan. Opo, eh, tinitingnan po namin itong mga extension office at satellite office ng Office of the Vice President. Yan ha, natatangi lamang si Sara Duterte ang nakaisip niya. Ang gasta. Naku nang teting na yan. Napakarami across the country, satellite offices ng OBP. Para saan? Para magbigay ng medical assistance, financial assistance. E trabaho na nga iyon ng DSWD eh. Kaya kung titingnan po ninyo, hindi talaga practical eh. Kasi okay lang sana kung yung tulong lang talaga ang magagasta ng gobyerno. Hindi naman. Sa pamamagitan po ng mga satellite offices na yan, magkakaroon ng additional na gasta ang ating gobyerno. Na ang kinikater naman nilang serbisyo ay ibinibigay na po ng ating DSWD o kaya ng Department of Transportation. Instead na magagasta pa yung budget sa mga satellite offices na yan, eh di gamitin na lamang sa ibang mga proyekto ng ating gobyerno. Kaya natatangi talaga itong si Sara Tambalustay na ito na ang galing-galing gumawa ng eksena para po, I do not know, para ba magkaroon ng pera ang OBP? Ha? O sa likod po niyaan ng mga pagtulong na yan para isulong ang kanilang interest, makapambola ng tao and hopefully iboto sila ng taong bayan sa darating na mga halalan. Huwag tayong magpapauto. Ah. Tama na yung nabudol po tayo nitong si Sara Tambalustay ng isang beses sa pagboto po natin sa kanya sa pagka-vice presidente. Eh tayo naman kasi, kaya lang naman natin binoto yan dahil inakala natin na pagkakaisa ang hatid niya sa mga Pilipino. Pero hindi pala.
Kaya pala siya tumakbo sa pagka-vice presidente ay para lamang manalo. At nung manalo na siya, wala na daw pong Uniteam. Kasi ang Uniteam daw ay para lamang sa halalan. Yan po ang pahayag nitong si Sara Tambalustay. President, ito ba hong halaga na ito 4.4 million pesos? Kasama ho ba dito, kasama ito sa mga binawas sa budget ng Office of the Vice President? Well, una po, ang... Sabi ng mga tatanga-tangang DD shit, inutil daw si Top 1. Oy, mga tanga! Kung sa tingin ninyo inutil ang ginagawa ko, for example, sarili kong pera ito. Ah? Hindi galing sa gobyerno ito. Alam nyo ba na sa sarili kong pera, 126,000 pesos itinulong ko sa mga reviewers ngayon? Ah? Ito sila, oh. Oh. Kaya pag tanga kayo, huwag nyo na akong isama sa katangahan ninyo. Meron bang ganitong inutil na willing ibigay ang sarili niyang pera, 126,000 pesos, para sa mga bata na ito? Ayan o. Kaya nyo bang gawin yan, mga tangang DD sheets? Ha? Oy, mga tangang DD sheets, kaya nyo bang gawin tong ginagawa ko ngayon? Hindi man ganung kalakihan, pero significant pa rin ang amount na yan. 126,000 pesos para sa pangarap ng mga bata na ito. Nakikita niyo yung mga materials na ito? Ito, yung binayaran ko. Walang kapalit kung hindi ang makapasa sila sa kanilang board examination at matupad nila ang kanilang mga pangarap. Oh, ganyan ba ang inutil? Pag tanga, manatili na lamang kayong mga tanga, ha? Huwag nyo na kaming idamay sa katangahan ninyo. Tumabas po sa aming hearings mula sa COA ay ang kabuang ginastos for rent ay 53 million pesos for one year para po sa 10 offices at 2 extension offices. Yun po yung datos. So siguro merong mga iba na nag-compute ay siguro yan po ang kanilang naging conclusion. Pero ganyan po kalaki. Kaya yan po ang dahilan kung bakit po nag-recommend po ang committee na i-reduce ang rent expense budget po ng 48.3 million. Opo. Yun lang extension office at saka satellite office. Magkano ho nagagastos ng Office of the Vice President yearly? 53 million. 53? Wow. Ano ho yung 4.4 monthly? Well, siguro nag-compute po yung mga Pero ininyo, yun yung sinasabi ko dito, mga tol. Instead na yung 53 million na yan, nagagasta na sa ibang proyekto ng ating gobyerno, nagagasta pa sa operation ng satellite offices. E ano naman yung ginagawa ng mga yon? Tumulong lang din naman, ha. Walang problema sa pagtulong. Pero dapat ma-maximize ito. Kung inuulit lamang ng opisina na ito ni Sara Tambalustay, yung pagtulong, na kaya naman gawin ng DSWD at ng Department of Transportation, bakit kailangan pa? Eh hindi naman nila mandato yon. Nagdodoble tuloy ang gastos. Makakatulong nga yung opisina. Pero 50 million mahigit ang nagagasta para sa operasyon ng mga satellite offices na ito. Eh kung yung 50 million pesos na yon itinulong na o kaya ginawang proyekto ng ating gobyerno sa ibang mga bagay, eh di mas nakinabang pa ang mas maraming mga Pilipino. Pero para sa mga tangang didishit, eh okay lang sa kanila yon. Sa bagay, pag tanga nga, wala na tayong magagawa kasi wala namang gamot ang katangahan. Pa, na ganyan po yung... Pero ang lumabas po is annual eh. Kaya gusto sana namin siya itanong kung magkano bawat office. Pero wala po dun sa breakdown. Pero ganyan po ang lumabas sa aming hearing. Okay. Ito ho bang figure na ito ay mula sa COA? Yes, yeah. 53 million na annual. Tapos ang ganyan pinopropose para sa taong 2025 is about 80 million. So ang ginawa po namin is binawasan po natin ng 48. Tama lang. 0.3 million. Tama lang yan. Okay. So ano? Hindi kasi tayong mga nagbabayad ng buwis ang kawawa dito eh. Biruin mo.
doble-doble ang nagagasta ng gobyerno para sa parehas na programa. Eh pwede namang gawin na lamang ng DSWD, ng Department of Transportation, o kung sino mang ahensya na meron talagang mandato rito. Inuulit lamang nitong OBP eh, sa pamumuno nitong si Sara Tambalustay. Kaya dapat lang yan naalisan ng pondo. Hindi dahil sa napaka-arugante niya, kung hindi dahil nararapat lamang ng yung pondo ng ating gobyerno ay dapat ma-maximize at magamit sa tama. Hindi natin alam kung anong paliwanag mo dito ng Office of the Vice President o ni Vice President Sara kung bakit kailangan ng mga satellite office na ito. Yun po eh, hindi natin alam. So yun po naging... Diba? Wala pang paliwanag. Ang kapal ng pagmumuka talaga, no? Manghihingi ng pondo tapos ayaw magpaliwanag kung saan gagamitin yung pondo. Sasabihin nila, eh pinost naman daw nila sa website na. Pwede ba yung self-serving yung post eh? Kung pinost nila sa website nila, hayaan nila magtanong yung mga kongresista para malaman kung yung pinopost ba nila sa website nila ay talagang tama at nagagamit at magagamit ng tama. Pero iwas talaga sila eh. No? Simple lang, kung wala kang tinatago, dapat wala kang ikatakot. Dapat pag tinatanong ka kung wala kang kasinungalingan na tinatago, sumagot ka. Ganun lang yun. Ha? O ngayon, ibabalik nyo sa amin. Eh bakit si Pangulong Bongbong Marcos hindi sumasagot sa aligasyon na siya'y bangag? Eh anak ng teteng, ang tatangan nyo talaga. Unang issue pa lamang na ipinakalat ni Rodrigo Duterte, na ngayon hindi natin mawari kung nasaan na, ay nagpa-drug test kagad si Pangulong Bongbong Marcos. At it yielded a negative result. O kaya bakit kailangan pa kayong sagutin? Hindi na kayo kailangan sagutin. Ito, sumagot ba rito si Sara Duterte Tambalustay? Di ba wala naman? Bagkos, pinagdududuro niya pa yung mga kongresista. Arugante at bastos talaga itong Tambalustay na vice-presidente ng Pilipinas ngayon. Inasahan natin kung siya po ay nakarating nung at the second hearing ay napaliwanag po niya. O, kung anong ginagawa nito? Opo, opo. At kailangan ba to? Yung mga tanong? Actually, yun ang mga tanong eh. Kasi sa pagkakaalam namin, ayon din sa COA, first time po ng isang Office of the Vice President na magtayo po ng ganyan kadami pong mga satellite offices throughout the country. First kasi time, I'm sure kayo po, wala naman. Di ba? Eto, vice-presidente muna mismo ang kausap niya. Dating vice-presidente to, wala namang ganung satellite offices. Magaling talaga gumawa ng diskarte itong si Sara Tambalustay. Ano? Kaya sana yung pinaggagawa niya sa Davao, huwag niya nang gawin sa national. No, kung nagawa niyang gumawa ng bilyong-bilyong confidential funds bilang mayor ng Davao City, eh tama, doon na lamang, kayo-kayo na lamang na mga Davaoenyo ang magbulahan dyan kung ano yung serbisyo meron ng mga Duterte dyan. Huwag niyo nang idamay ang buong Pilipinas. Walang ganyan. Opo, walang ganyan. Wala nga permanente opisina ang Office of the Vice President hanggang ngayon. Opo. Okay. So, eksakto 733,198 million pesos ang nirekomenda nyo para sa Office of the Vice President. Yes po. So, 733,198,000. Okay. Yan po ang recommended budget po for... Sabi nga ng iba, ipiso budget daw yan eh. Pero siyempre, di naman pwede yun. Kasi may mga tauhan din yan na dapat gampanan ang kanilang mga obligasyon at responsibilidad. Kaya nararapat lamang, I believe, ito pong pondo na ito na inilagak ngayon ng Kongreso. At sana ito na talaga yung maaprubahan kinalaunan. Pero malamang sa malamang, yan na yan mga tol. At tingin ko, ang Senado naman, aagrihan din yan. 2025. Opo. Ano ho ang paliwanag dito sa pagkakabawas na ito from the original inihingi niyang budget na 1.29 billion pesos? Ang original na budget na inihingi po niya is 2.026 billion. Oh, okay. So, tapos, ang binawas natin, ang recommended cut is 1.293, kaya ang ending na budget is 733.198 million. So, siguro three reasons, kabayan. No? First is yun nga po, no? Kailangan pa niya ng all of these offices. Eh, magkakaalam natin, eh, kayang-kaya naman ng OVP na isang office lang sana, di ba? So, yun po. So, first is
sa offices. Second po is more importantly, nakita po natin ang dami po niyang program okay. na redundant naman po. O, diba? Sabihin, meron po siyang mga career assistant. Oy, mga tanga, nadidisit, naririnig niyo ba yon? Ang daming program ni Tambalustay Sara Duterte na redundant, paulit-ulit. Huh? Medical assistance, bureau assistance, financial assistance, eh lahat naman yan na ibibigay na ng ibang ahensya ng ating gobyerno. Pero dahil mga tanga kayo, kaya okay lang sa inyo yon. Yung ating budget nilalapas tangan, wala kayong pakialam. Meron siyang mga livelihood na meron din naman po the national government, no? Meron din sa mga medical. Uh-huh. Mga tanga talaga kayo, DDSits. Biruin ninyo, pinapanood nyo ako, sinasabihan ko na kayo ng tanga, nood pa kayo ng nood sa akin. Ang mga nanonood dito, matatalino. Mga top one, ang isipan. Ha? Pero pag kayo'y nanonood, galit kayo sa akin, pinanonood nyo ako, eh tanga talaga kayo. Ako di ako nanonood sa mga ayaw ko. Katangahan yun. Pag ayaw mo ang tao, huwag mong panoorin. Ha? Tanga talaga itong mga to. Sabagay, pagka, in general naman ito mga tol, wala akong papatulan mag-isa dyan. Kasi pag pinatulan ko yung isa dyan o dalawa dyan, dalawa na o tatlo na kaming tanga. Kaya in general ito, lahat ito para sa mga DDSits, mga tanga. Halimbawa, na meron din naman sa DOH, yung mga educational assistant, career assistant, meron din naman po sa DSWD. Yun, parang so, trabaho ng ibang agency, kaya ang tawag ninyo ay redundant. Opo, opo, ganun. So, parang overlap, diba? Overlapping, so, okay. Opo, yung pangatlo pong lumabas doon sa COA findings is hindi naman po nagagamit ng low budget utilization. Yung usual po na sinasabi na problema sa isang ahensya na hindi nagagamit ang pondo. So low budget utilization. At the same time, may mga implementation problem. So halimbawa po, hindi po nalilista yung mga beneficiaries, kulang sa mga documentation, may mga problema sa delivery. Eh baka wala naman talaga mga beneficiary. Kaya hindi nalilista. Baka gawa-gawa lang nila yon, ano? Galing gumawa ng pera ng mga tambalustay na ito eh. May mga ganun po, kumbaga may mga same issues dun sa nahanap din sa DepEd. So, sabi namin, mas maganda siguro na ilipat na lang natin yung funds na yan doon po sa mga programa na supok na tulad ng AIC sa DSWD. Na ganun po, yung malawak po yan na ayuda program ng DSWD at doon naman po sa maipip sa DOH. Yun naman po yung, yan yung mga programa ng ating gobyerno na dapat dyan na nakapokus kasi may manpower na yan eh. Di ibig sabihin yung manpower, talagang yun na yun, ginagastusan na yun ng ating gobyerno. Kaya yung mandato nila, yung responsibilidad at obligasyon nila, ginagawa lang nila. Ngayon, merong isang ahensya ng gobyerno, Office of the Vice President, hindi naman mandato ito. Tapos magkikater ka ng mga ganyang serbisyo, di kakailanganin mo ng mga tao. Operasyon, magbabayad ka na naman. Ayan o, 50 million at least. O, additional gastos. Na instead napupunta na sa ibang proyekto ng gobyerno dahil lamang sa mga satellite offices na yan, gagasta ka ng panibago at ang isinideliver mo mga serbisyo ay parehas lamang. Oh. Walang problema sa pagtulong pero sana ma-maximize yung budget ng ating gobyerno. Kaya tama lamang itong desisyon ng Kongreso na i-realign ang budget na yan at ilagak talaga doon sa mga nararapat na ahensya para makatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Nag-i-issue po ng mga guarantee letters ang DOH, yun po yung programa doon. So, medical assistance po yun na supok na supok po. So, hindi naman po sa mawawalan po ng patutulungan ng OBT, kundi it's through those programs na makakatulong pong OBT. So, diba? Saka pwede naman gawin eh. Halimbawa, lalapit yung tao sa OBP. Ang gagawin lang ng OBP, magpapadala lamang sila ng letter doon sa concerned agency. O meron lumalapit for financial assistance sa OBP, ipo-forward lang nila yon sa DSWD, for example. O para tulungan naman ng DSWD. At least, tipid. Diba? Natulungan na yung tao, hindi pa gagasta yung Office of the Vice President. Pero dahil mga tanga ang mga DD sheets, wala silang pakialam doon.
Ang mahalaga lang sa kanila, meron daw natulungan si Sara Tambalustay. Pero ang totoo, nakatulong ba talaga? O kaya lang tumulong dahil sa politika? Kung po magkakaroon sila ng allocation doon po sa DSWT at sa DOH. Okay. So, inaprobahan na ito ng committee? Yes po, yan po ni-recommend natin. So, yan po ang subject to plenary debate. Okay. Beginning Monday. Sa plenaryo, so, sa plenaryo po. Na. Magde-debate na kay John. Yes po, yes po. So, another round. Tapos, kung yan naman po ay pwede ng another round po. Of ang mahirap dito, yung budget defender, yung nag-i-sponsor ng budget na si Congressman Adjong, dismayado rin eh. Kasi bakit? Eh, hindi dumalo yung mga personnel ng OBP. Paano mo i-sponsoran at ipagtatanggol ang budget na yan kung yung mismo mga personnel ng OBP sa pangunguna ni Sara Tambalustay ayaw magpakita? Kaya ang gawin na lang sana dyan ni Congressman Adjong sa susunod, particular ngayong darating na Lunes, kung ano yung sabihin ng mga kumukontra sa budget ni Sara Duterte, ayunan niya na lamang, basta tama. Kasi bakit mo ipagtatanggol ang budget na yan kung yung mismong namumuno dyan at mga personal nito ayaw ipagtanggol ang budget nila? Maintain. So, depende naman po kung anong mangyayari sa plenaryo. Sinabing plenaryo ay ang buong House of Representatives. Yes po. Hindi lang committee. So, yung pong 312 po na membro yan po, so pagbobotohan po, and at the same time, so makikilahok po sa talakayan. So, kung merong gusto mag-propose ng kung merong magsasabi na gusto pang tagdagan ang cut, or di kaya pwede rin may magsasabing hindi ako agree sa cut, dapat tagdagan. Yan po ay lalabas lahat po sa plenaryo. Mm. Pag nag-propose yung gano'n, pag didebatehan pa yun, bakit gusto mo magdagan? Anong katwiran mo? Yes, pero kung ako kay Congressman Adjong, nako, tahimik na lang siya. Ang hirap ipagtanggol yung mismong tao at mga personal nito ayaw ipagtanggol ang budget nila. Ano? Ang hirap talaga noon. Parang niloloko lamang, parang lolokohin ni Congressman Adjong ang sarili niya pag ginawa niya, ipagtatanggol niya yung budget ng OBP. Samantala, yung OBP mismo, buong personal nito kasama si Sara Tambalustay, ayaw ipagtanggol yung pondo nila. Yes po. Ay, sino ba ang nagdidepende sa budget ng Office of the Vice President? Si Congressman Dia Adjong. Adjong. Oh, yeah. Okay. Napakahirap naman para kay Congressman Adjong. Kaya dismayado si Congressman Adjong nung nakaraan eh, kasi hindi dumalo ang personnel ng OBP. Kahit siguro hindi na si Sara Duterte, kahit ilang personnel na lang ng OBP, pero wala talaga. Binoycott talaga nila yung budget hearing. Kaya malaking kabastusan po yon. Sana, ang gawin na lang dyan ni Congressman Adjong, sabihin lang yung kanyang proposal, tapos pagka tinira ng mga kumikritisay sa proposal na yun, agrihan niya na, o sige, tanggalin niyo na yan. Ganun na dapat. No? Walang kwenta yung ipinagtatanggol niyang opisina ngayon eh, na pinamumunuan ni Sara Duterte. Not the office of the vice president actually, but the leader of that office ang merong problema. Okay. So, mangyayari niyan after na maaprobahan hanggang sa inyong plenaryo, dadaan pa ho kayo sa, kasi dapat both house, Senado at yes saka po. House of Representatives. Yes po. Ayun. Yes so, po. Meron pang bicameral conference committee. Yes po. Yung. Yes po. Saka pa po, babalik pa po sa Congress for at saka sa Senate for ratification. Okay. And then as you know po, sa presidente pa po kasi pwede pang mag-veto ang president na line item. Pero tingin ko naman kung ano maaaprubahan ng Kongreso diyan, particular dito sa budget ng OBP, aaprubahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaki tiwala ko diyan na mananatili ang 700 million pesos na 'yan. Kung madagdag man yan, hindi aabot ng 1 billion. Tama lang yan. Para maranasan naman itong si Sara Duterte, yung talagang tama lamang. Kasi labis-labis lagi. Mayor siya ng Davao City.
More than 6 billion pesos ang confidential funds niya. Taong 2022, 2023, and 2024, nanalasa sa pera ng taong bayan ang opisina niya. Pero nagkaroon ba tayo ng paliwanag mula sa kanya? Nadinig ba natin ito? Hindi. Sapagkat kada tatanungin si Sara Duterte, ayaw niyang sagutin yung mga lehitimong katanungan ng mga kongresista at ng mga individual na nagtatanong kung paano gastusin ng kanyang opisina ang pondo na ipinagkatiwala sa kanila. Meron pa pong gano'n na final approval. Saka pa po magiging final na ang mga budget. So medyo mahaba pa po talaga mahaba ang proseso. Pero yes. Commission Congresswoman, sa Bicameral Conference Committee, parang sinasabi niya pangatlong kongreso ito. Dahil Commission, maraming milagro daw nangyayari sa Bicameral Conference? Ay, hindi naman po kasi 15 members naman yan. Usually, meron na 15 from Congress, 15 from the Senate. I mean, usually, ganun yung number. So, marami naman pong nakatingin. At lahat po yan is documented. Opo. So, makikita naman po lahat. Opo, may reconciliation pa yan. Gagawin. Opo. Opo. Mag-introduce pa ng bagong amendments kahit sa bicameral, di ba? Yes po, kasi ang purpose kasi ng bicameral is kung ano ang version ng Congress at ano ang version ng Senate. Malamang magkaiba po yan, ay kailangan po ma-reconcile kasi kailangan isa lang ang magiging version. Pero sana sa reconciliation na yan, isa lang ang maging konklusyon dito sa Office of the Vice President. Ibigay kung ano yung kailangan lamang ng opisina. Wag na yung mga extra na yan na programa na hindi naman parte ng mandato ng Office of the Vice President. Sana mag-stick ang BICOM sa 700 plus million pesos ngayon na budget nito. Kasi sa Senado, baka maaprubahan yung billion pesos funds na inihingi nitong OBP. Kaya we are hoping na ma-realize ng mga senador na ito na yung sobrang laking hinihingi ng OBP ay hindi tama. Sana i-adapt na lamang ng Senado. Kung hindi man i-adapt fully, hindi ganun kalaki ang ibigay sa OBP. Tapos pagdating ng BICOM, i-reconcile nila yung budget proposal at hopefully, hindi umabot ng 1 billion ang pondo para sa Office of the Vice President. Otherwise, kawawa na naman po tayong mga Pilipino dyan. Kasi baka gamitin na naman ni Sara Tambalustay sa mga katulad nung 10 million pesos na hinihingi para sa kanyang librong sinulat o kung ano-ano pang mga diskarte na hindi nila maipaliwanag sa pamamagitan ng katanungan, partikular ng mga kongresista. Na ihaharap ko sa presidente. So, paano ho yan? Magbabakasyon na ang Senate? Maabot ho ba kaya? Makaabot? Mahaba-haba ito. Basta po, hindi naman po tayo so far, never naman po tayo nag-miss sa ating deadline. Pero controversial ho ang budget ng Office of the Vice President Oo nga po, medyo. Well, ngayon lang talaga po na hindi dumating ang isang head of agency, kaya medyo nahirapan ko diba? Ng konti. Pero okay lang naman kasi we have to make do with whatever. Kaya hindi dumating, simple lang kasi ayaw matanong. Bakit ayaw matanong? Kasi siguro merong maling ginawa. Kasi kung wala ka namang maling ginawa, pag tinanong ka, sasabihin mo lang naman ang totoo. Bakit ayaw nilang sumagot? Baka may maling ginawa. Data ang nakuha po namin kasi nandun naman po ang COA, nandun ang DPM, at saka may mga submission. So, at sinabi naman po sa amin ng Vice President that I give it to you, Congress. So, yun po. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya based on whatever information ang meron sa mesa ngayon. But again, meron pa pong isa pang pagkakataon na dumating ang OBP sa plenaryo. Dumadating naman po dapat ang bawat ayan sa atin kabayan. Yan aabangan natin yan sa Lunes. Sana naman merong personal lang OBP. Otherwise, pag walang personal lang OBP, Congressman Ajong, wag mo na pong gawin ipagtanggol pa ang budget na yan.
para kang pinaglalaruan itong OBP. Pero yun mo, si Congressman Adjong, talagang porsigidi siyang ipagtanggol yung budget ng OBP. Tapos yung OBP mismo ayaw. Pinoporgo nila yung opportunity na i-depend yung kanilang budget sa pamamagitan ng question and answer. Ano yun? Anong uri ng kadahilanan yun meron ang OBP? Pag-iwas ba talaga yon sa mga maaaring mabulgar sa halapan ng publiko? Tapos ang ikakatwiran nitong si Sara Duterte na tambalustay, eh pinupolitika daw siya. Hindi po totoo yun. Wala pong pamumulitika sa pagtatanong kapag ang pinag-uusapan po ay pondo ng bayan. Huwag po tayong magpapaniwala kay Sara Tambalustay. Sila alarot magsalita. Oo, hindi pwede. Yun lang nagdidepende sa, yun lang congressman na magdidepende sa kanyang, budget. Yes, yun lang ang alarot magsalita. Kung baga po meron silang tagapagsalita. Although, siyempre, nagpinupulong naman ng ahensya doon sa congressman na tagapagsalita. Yes. Di ba? Ganun yun eh. E paano, sino bubulong ngayon kay Congressman Adjong? Di wala. O kaya, pag wala Congressman Adjong sa Lunes, wag mo nang i-defend. Okay na yon. Yung proposed 700 million plus na budget para sa OBP, aprubahan na kagad sa plenaryo. Di ba? O hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, sino-sino po ba ang mga kasama kong boboto kay Secretary Benhur Abalos? Sana, himukin po natin siyang tumakbo sa pagkasenador sa 2025 at isama po natin ang kanyang pangalan sa 12 lista, 12 names na ililista po natin sa ating mga iboboto. O shout out muli ah sa mga boboto lamang kay Secretary Benhur Abalos. Gusto ko 'yun ang gawin ko ngayon eh. O shout out muna tayo.